kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Dahil sa determinasyon at pagpursige ay nakamta ng isang dating janitor ng City Court of Manila ang tagumpay sa buhay. Isa siya sa mga naging sikat na direktor ng National Bureau of Investigation or NBI. Siya rin ang tumapo sa matinik na gangster ng Cavite noong dekada 70 na pinaniniwala ang may taglay na agimat si Leonardo Manicio o mas kilala sa alias na Nardong Putik. Si Ipemaco Velasco ay tubong Cavite. Siya ay ipinanganak sa Tanza, Cavite noong December 12, 1935. Habang nag-aaral sa LPU, ay namamasukan din ito bilang janitor sa City Court of Manila para matustusan ang kanyang pag-aaral. 1960, nang magtapos si Velasco sa kolehiyo at nakakuha ng Bachelor of Laws bilang NBI agent, ay napasabak si Velasco sa mga maaksyong pagtugis sa mga wanted sa batas. Isa na rito ay ang kilalang gangster ng Cavite na si Leonardo Manicio o mas kilala sa alias na Nardong Putik. Maliban sa money extortion activities na gawain ni Nardong Putik, ay pinasok niya na rin ang ilegal na pagtatanim ng kung kaya't hindi nagtagal ay natunugan na ito ng mga taga-NBI. February 10, 1971, nagmanman sa plantasyon sa Imus na protektado ni Nardong Putik ang dalawang ahente ng NBI na sina Rogelio Domingo at Antonio Dayaw. Sila ang mga ahente ng NBI na nasa ilalim ng Narcotics Division. Nakarating ang balita kay Nardong Putik tungkol sa pagmamanman ng dalawang ahente ng NBI kung kaya't dinukot nila ang mga ito at pinatay sa pag-aakalang matitigil na ang ginagawang pagmamanman sa kanilang mga gawain. Ang hindi alam ni Nardong Putik na mas lalo niya lang nilagay sa mahirap na sitwasyon ang kanyang buhay dahil kaagad na nagpalabas ng order ang Noy NBI Director na si Jolly Bugarin sa kanyang mga tauhan na hulihin patay man o buhay si Nardong Putik. Noong panahong yun ay kakaupo lang ni Velasco bilang bagong chief ng NBI Narcotics Division kung kaya tinutukan ito ng husto ang planong pagdakip kay Nardong Putik para mabigyang hustisya ang pagkamatay ng kanilang dalawang kasamahan. Trinabaho ng husto ni Velasco ang pagmamanman sa galaw ng napakadulas na si Nardong Putik. October 10, 1971. Kasado na ang planong pagdakip kay Nardong Putik. Pinagsamang puwersa ng NBI at 233rd BC Company sa pamumuno ni Captain Manuel Bruan ang titira sa gangster na pinaniniwala ang may taglay na agimat. Alas 5 ng umaga nang nagsimulang mamatay ang mga ilaw sa bahay ng kalaguyo ni Nardong Putik. Maya-maya pa'y humarurot na palabas ang kotse ni Nardong Putik na isang Chevrolet Impala. Nalusutan ni Nardo ang dalawang checkpoints ng mga PC sa Panamitan at Talon sa Kawit, Cavite. Pero ang hindi niya alam at hindi niya napansin na siya pala'y binubuntutan ng isang Volkswagen Combi na sakay si Ipemaco Velasco at mga tauhan itong sina Nasol, Otico at Bautista. Pagdating ng Novelita, Cavite ay nagawang maka-overtake ng sasakyan nila Velasco sa kotse ni Nardong Putik. Tumungaw si Velasco sa bintana ng sasakyan at sabay sumigaw ng Nardo! Maya-maya pa'y kinuha na ni Nardong Putik ang kanyang 45 kalibring baril at akmang babarilin sina Velasco kung kaya't kaagad siyang pinaulanan ng bala nila Velasco at mga tauhan ito. Pinaghalong revolvers, carbines at submachine guns ang rumatrat sa sasakyan ni Nardong Putik na nagdulot ng kanyang agarang kamatayan. Siniguro ng tropa nila Velasco na wala nang ligtas pa ang may anting-anting na si Nardong Putik kung kaya't kahit na nakatigil na ang sasakyan ni Nardo at wala nang sinyalis na buhay pa ito, ay patuloy pa rin sila sa pagpapaputok. Hindi na kinuha pa ang patay na katawan ni Nardong Putik sa loob ng kanyang sasakyan dahil sabay itong dinala sa NBI headquarters sa Manila para makita ng direktor na si Bugarin.
Kaagad na naging flash report sa mga lokal na himpilan ng telebisyon at radyo ang nangyaring pagpatay sa Public Enemy No. 1 ng Cavite. Headline kinabukasan sa mga diaryo ang matagumpay na misyon ni Ipemaco Villasco, kung saan malaki ang naging kontribusyon nito sa kanyang karir nang siya'y maging direktor ng NBI noong dekada 90, 1995, nang manalong gobernador sa Cavite si Villasco. Pero hindi tumagal ang political career nito dahil dalawang beses naman siyang natalo sa eleksyon noong 2001 at 2004. Dahil sa kasikatan ni Villasco ay ginawa ng pelikula ang kanyang buhay noong 1994, kung saan si Fernando Poe Jr. ang gumanap bilang Ipemaco Villasco, January 27, 2014. Sa edad na 78 ay pumanaw na si Ipemaco Villasco dahil sa heart failure. Dahil sa pagmamahal ni Villasco sa kanyang sinumpaang tungkulin, ay nagampanan niya ng maayos ang kanyang mga naging misyon, nakatanggap ng ilang mga parangal na halal ng taong bayan at nakapaglingkod sa sambayanan. Ganyan naaalala ang pangalang Ipemaco Villasco. Gusto niyo na mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.